Ayan, welcome back po ulit sa akin channel. Magandang hapon po sa inyong lahat. At nagpapasalamat po ulit ako at patuloy po ako magpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. Wow, maraming salamat po talaga. At sana patuloy niyo po akong suportahan sa aking channel. At ngayon, nandito tayo ngayon at pag-uusapan natin dahil may nag-request po sa akin, may nag-DM and may nag-PM po sa akin ng mga request. Paano daw po makakakuha ng 1,000 subscriber? Oh, ayan! Dahil naka 1,000 subscriber na po ako at yan ang ating pag-uusapan ngayon. So, handa na ba kayo? Magbibigay ako ng mga tips kung paano makaka 1,000 subscriber in just 1 month. At ayun nga, nahirapan din ako para makakuha ng 1,000 subscribers. Kasi before ka ma-monetize ni YouTube, kailangan may requirements kasi siya 1,000 subscribers. At saka kailangan maka 4,000 public watch hours ka. So medyo matagal yung gugugulin mo, madaming videos talaga. So dapat matyaga ka talaga, yung patience mo talaga, dapat talagang mahaba yung pasensya mo. At talagang hindi ka magsasawa. So, unang-una, before ka talaga gumawa ng YouTube channel mo, so, kailangan na disidido ka talaga at talagang mahaba yung pasensya mo. At ito nga, sinubukan ko ulit, nag-start ulit ako nitong March 18, mag-stay lang ako dito sa bahay ulit. So, nag-start ulit akong mag-vlog. So, sabi ko, ang hirap din kasi dahil paano mo iisipin na makaka 1,000 subscribers o agad-agad na hindi ka naman popular? Yung hindi ka naman kagaya ng mga artista na same ng mga celebrity talaga ta, na artista na naglaba lang kagaya ni Ivan Alawi or naglilis lang ng kotse or any si Alex Gonzaga na talaga naman pag nag-upload sila ng mga videos talagang wow, boom na as in millions of views and subscribers nila. So, minsan nakakatakot din na, nakakahiya, nakakatakot. Any pakiramdam, mararamdaman mo na paano ba mag-vlog ng ganito kung iisipin mo na wala kang magiging subscriber. So, nag-start ako nitong April at eto na nga. Ready na ba kayo sa mga tips na ibibigay ko? Ilan lang to, pero sa mga bagong YouTuber, so makakatulong to ng sobra sa inyo. Same kung paano ko nag-start, kung paano ko makagain ng 1,000 subscriber nito lang. In just 1 month. So, sa paggawa mo ng YouTube channel, so kailangan may content ka. So, alam mo yung content na i-upload mo or yung videos na gagawin mo. So, ako kasi ang ginawa ko at niche yung ginawa ko sa channel ko. So, which is yung mga tutorial, makeup tutorial, tapos yung hair, how to take care of your hair. At saka yung sa mga cooking tips, cooking demo. Ayan, yun yung ginawa ko na ano sa channel ko. So, dalawa lang naman kasi yung gusto ni YouTube dyan eh. Yung for teaching at saka yung entertainment. So, depende sa'yo kung saan ka mas bihasan gumawa ng mga vlog. So, ako pinili ko lahat sa mga beauty enhancement. Yan, mga ganyan. Kasi doon naman ako mahilig yung mga kaartehan, kakatiya, mga kakitayan. Yan, doon ako. So, start ako dyan. At may meron na akong content na mga in-upload. So, nag-start na ako kumuha ng mga subscriber. At ito nga ang ginawa ko. Nagpuyat ako. Unang-una, dapat hindi ka tamad. Dapat meron kang eagerness na makipag-deal sa ibang mga tao, makipag-communicate, tapos mag-text, message, forward, post, lahat ng pwede mong gawin. So, ang ginawa ko, nag-start ako na tingnan ko yung mga ibang YouTuber na mga matataas na yung mga subscriber nila. So, nag-subscribe ako sa kanila, pinalo ko talaga sila. Binig ko yung bell button para lahat ng ma-notify ako lahat sa mga videos na mga ina-upload nila. And then, nakikita ko sa mga comments na merong nagpapasub to sub. Although, bawal siya kay YouTube kasi gamit na yun. Lalo na yung word na sasabihin mo na, uy, friend, nabisita na kita. Uy, sub mo naman ako. Uy, sub to sub tayo. Ayan, bawal po yan kay YouTube kasi minsan hindi niya in-honor yun. Kasi pupunta lang siya sa spam. At pero pinagdaanan ko yan. At may disadvantage naman siya at saka talagang disadvantage siya sa pag-sub to sub.
yun ang number one. Talagang pwede ka namang makipag-subscribe kasi ginawa, pero gumamit ka ng mga salita na hindi nag-gas-gas kay YouTube kasi gamit na kay YouTube yung subscribe. Bisita ka sa bahay ko, sipaan tayo, suntukan tayo, lahat yan para lang makagain ka ng isang subscriber. At dahil sa effort na ginawa ko na yun, so, ang bilis din. So, in 1 week, naka 200 agad ako. 200 subscriber ako sa ginawa kong pakikipag-sub to sub. Pero gumamit ako ng mga ibang term. Imbes na sinabi na sub to sub, so na, ang ginawa kong words is, halika, puntahan mo ako dun sa kubo ko. Hindi na dun sa bahay kasi gamit na rin yung bahay eh. So, ginamit ko dahil small YouTuber pa lang ako. So, sabi ko, bisitahin mo rin ako dun sa kubo ko, like that. Pero, yung mga kinokomentahan ko mga ganon, nag-comment ako dun sa mga YouTuber na matataas na yung mga ano nila. Talagang, ang taas na ng channel nila is talagang millions of views na and millions of subscribers na meron sila. So, ang ginagawa ko, nakikipag-comment ako sa kanila, pero yung same content kung ano yung videos ko. Limbawa, all para sa cooking demo. So, lahat ng mga content about sa cooking demo, kung sino yung mga nag-comment doon, nakikipag-comment din ako sa kanila. Then, nakikipag-sub-to-sub nga ako. Pero, yun na nga, minsan napupunta sa once na mapunta ka dun sa video na yon, and then, ayun, makikipag-comment ka sa kanila, pero ang hirap din kasi merong mga YouTuber na sasabihin sa'yo, uy, naunahan na kita, uy, nabisita na kita, uy, paki-ano naman kasi tapos na ako, I'm done, ganito, ganito. Pero pakikita mo, nakikita mo na nag-ano sila, nag-subscribe sila sa'yo, pero at the end, makikita mo ulit kinabukasan na in-unsubscribe ka na rin nila ulit. Parang tinuhaan ka lang nila ng isang puntos, pero sila, binawi nila. Ako yung nakita ko yung mga gano'n, madami talaga yung mga gawa na gano'n. So, nung nakita ko yung gano'n, yung mga nag-unsubscribe sa akin, so hinayaan ko na lang sila kasi sabi ko, oh, baka naman sa susunod mas madami pa yung dumating sa akin ng mga subscriber. Ayun, so yun ang number one na dapat, huwag kang tamad, kailangan mag-upload ng videos at least 2 to 3 in a week. Then, makipag-sub to sub ka, pero gumamit ka ng mga words na hindi masyadong nababasa ng YouTube kasi gas-gas na ngayon at saka bawal talaga minsan hindi talaga na-read ni hindi talaga ina-approve or magkakaroon ng epekto din yun sa channel mo. So, mas maganda talaga yung organic na talaga nag-subscribe sa channel mo. Tip number 2 sa social media. So, kung active ka sa Facebook, Instagram, Twitter, ayan, dapat parati kang nagpo-post. If ever na mag-post ka sa channel mo, sa YouTube mo, so mag-post ka rin sa Facebook, sa Instagram, o kung saan ka pa mayroong mga social media account, so i-post mo yon para mahikayat mo pa yung ibang mga friends. Kasi kung madami kang friends sa YouTube or sa Instagram or sa Facebook, madami kang friends doon, so may encourage mo rin sila na mapanood nila yung nasa YouTube channel mo. So, or it's either pwede mo silang i-direct message mo sila na paki-subscribe ka nila, pero dapat masipag ka talagang magpa-subscribe. Kahit i-message mo sila isa-isa, kung thousands of friends ka meron ka sa Facebook, so isa-isahin mo sila sa Facebook. Sa messenger mo na i-message mo or i-forward mo yung link na in-upload mo sa YouTube mo para mapanood nila. So, matadagdagan na yung views mo, then at the same time, pag nagustuhan pa nila yung videos mo, masasubscribe ka rin nila. And then, sasabihin mo din sa mga family mo, hindi ka rin ang support sa family mo, sa mga family members, sa mga friends mo, na i-share nila yung videos mo sa YouTube. Kasi once mo ma-share nila yung sa padami na ng padami, yung makakakita ng channel mo, so, may tendency na magkaroon ka ng madaming subscribers. Tip number 3, commenting or yung sinasabi nilang RBS, like that. Pero hindi pa kasi ako masyadong familiar doon. Pero ginawa ko na rin yun, yung commenting. Kailangan
magsasubscribe ka muna dun sa mga malalaki na yung channel. Yun talagang blue na yung talagang channel niya. Ay talagang millions na. So, pumili ka dun ng mga YouTuber na talagang nakakonect dun sa content mo. So, matutulungan ka rin nila para ma-recommend yung channel mo. Basta mag-comment ka dun yung sa maaaring pwede nilang i-pin yung message mo. Ano ba, nag-comment ka na, oh, nagustuhan ko yung ano mo at ginawa mo talaga yung sinabi niya dahil lagi mo siyang pinapanood. So, pag nabasa yun ng may-ari ng video, yung YouTuber na yon, yung vlogger na yon, so, ang mangyayari doon, pwede kanyang i-pin. So, marirecommend ka niya doon sa ibang mga nanonood sa kanya. So, may tendency ulit na madagdagan yung mga viewers mo at saka yung mga subscriber mo. Tip number 4. Kailangan, dahil hindi pa tayo celebrity or hindi pa tayo masyadong sikat, wow, hindi pa tayo masyadong sikat, at darating din tayo dyan kung gusto na rin sumikat. Pero, ang YouTube naman, yung pag-vlog naman kasi, it's not about the career. It's about the platform. So, kailangan talaga malinis yung, ano mo, malinis yung mga content mo. So, step by step. Kasi ako nag-style din naman ako na wala naman din akong alam. Kasi hindi ko rin talaga alam yung mga vlog na yan. Kasi nga, masyadong masalimuot, masyadong madaming gagawin, masyadong kailangan madami. Ang dami mo sa settings na kailangan asikasuhin. Tapos, ang hirap din. As in talagang hindi ganun kadali na isang saglit lang na mag-upload ka lang ng video mo is bigla na lang may mahirap. Talagang pagtatrabahuhan mo siya. So, if ever man na ma-monetize ka talaga ni YouTube, it's a worth it talaga para pero kasi pinagpaguran mo to at pinaghirapan mo to. As in talagang puyatan. So, sa talagang haba ng kasi ayun, so sabi ko nga dahil hindi pa tayo ganun same like ng mga celebrity like Ivan Alawi or Alex Gonzaga or kung sino pa man yung mga sikat na celebrity na nag-vlog. So, sila madali silang makakakap ng mga viewers at saka ng mga subscribers. So, tayo kasi mahirap talagang pagtatrabahuhan natin kasi hindi naman tayo sikat. So, suggest ko lang na ang i-upload lang natin muna ng mga videos is about more on tutorial. Kahit na about sa makeup tutorial, at least be consistent. Consistent ka na kung ano yung content na pinili mo na i-upload sa channel mo. So, kailangan tuloy-tuloy lang para dumami yung subscriber mo. So, yun. Ganun lang yung ginawa ko at nakita ko naman na kahit na yung ibang videos ko is walang nanonood. So, patuloy pa rin ako nag-upload ng mga videos ko about sa content na pinili ko. So, tuloy-tuloy lang hanggang dumami. At ito na nga, wow. So, I'm thankful na meron na po akong 1,000 plus subscribers and go on pa po siya and so on and so on and so on. So, sana patuloy pa po ako supportahan ng mga tao. Ayun. At madami pa rin naman akong pag-aaralan din dito sa YouTube kasi bago lang din naman ako. So, kagaya nga ng mga step by step sinabi ko. So, sa umpisa, medyo rough pa yung mga videos mo. Hindi mo pa alam kung paano mag-edit ng tama. Hindi mo pa kabisado lahat. So, pero habang tumatagal, tuloy-tuloy ka lang. Laban lang. Kung gusto mo talagang ma-achieve yung goal mo dito sa YouTube. So, talagang dire-diretso lang ako. Huwag kang susuko at saka talagang aalamin mo pa yung lahat ng mga pwede mong gawin para mapaganda yung channel mo. So, yun lang yung first tip ko na ibibigay ko sa inyo sa ngayon. So, sa second video ko na i-upload ko or sa next video ko na gagawin ko is magbibigay din ako ng another tip para naman sa settings ng YouTube channel mo. So, abangan nyo ulit ang aking mga videos at sana patuloy nyo po ko supportahan. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe, wow, sana po isubscribe nyo ako. Supportahan nyo rin po ako. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe, ayan po yung button. So, please subscribe and don't forget also to click the notification bell para po sa more video update. At sana patuloy nyo po ko supportahan. And please share nyo rin po sa mga friends nyo para more subscriber, more happy po tayo lahat. So, God bless us po.